Alam ng karamihan na ang mga sniper sa mga hukbong sandatang lakas ay mga lalaki. Sila ay well-trained at kayang patumbahin ang target sa malayong distansya. May mga babae ding mga sniper, pero hindi gaya na mas marami ang sniper na lalaki. Sila ay mga well-trained din, kagaya ng mga lalaking sniper, at kayang-kaya nilang makipagsabayan sa mga lalaking sniper. Kaya ang ating episode ngayon ay tungkol sa isang babaeng sniper na mula sa bansang Ukraine. Siya ngayon ang itinuturing na pinakamagaling na sniper at bagong bayani sa digmaan na nagaganap sa Ukraine. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Ang sniper na ito ay kilala lamang sa kanyang call sign na Charcoal. Ayon sa armadong pwersa ng Ukrainian, sumali siya sa Marines noong 2017, gaya ng kanyang kapatid na isa ding Marines. Una, ang Ghost of Kyiv o Labanan sa Kyiv ay naging bayani siya ng Ukrainian laban sa mga Russian. At ngayon, ang lugar na iyon ay inokupahan ng isang sniper na kilala lamang sa pamamagitan ng kanyang call sign na Charcoal. Ang mga larawan ng babaeng sniper na ito ay inilabas ng Ukrainian Army sa social media na nagpapakita ng kanyang mukha na bahagyang natatakpan upang itago ang pagkakakilanlan ni Charcoal. Inihahambing siya sa maalamat na sharpshooter ng Second World War na binansagang Lady Death. Nakipaglaban siya sa silangan ng bansang Ukraine laban sa mga separatistang suportado ng Russia at nagsilbi hanggang sa pagtatapos ng kanyang kontrata noong Enero ngayong taon. Sumama ulit ang sniper sa hukbo ng Ukraine noong salakayan ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 24 at nakipaglaban para idepensa ang kanyang bansa. Ibinahagi din ng publikasyon ang sinabi niya tungkol sa mga Roso. Hindi ito mga tao. Ang mga Nazi ay hindi kasing sama ng mga orc na ito. Dapat natin silang paalisin lahat. Ang Ukrainian forces ay hindi nagbahagi ng anumang impormasyon tungkol kay Charcoal at sa kanyang mga tagumpay sa mga labanan. Ikinukumpara siya kay Lady Death na isang Ukrainian sniper na nagsilbi sa Soviet Red Army na ang kanyang tunay na pangalan ay Ludmila Pavlichenko at iniulat na nakapatay siya ng higit na 300 sundalong aliman noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ipinagtanggol ni Pavlichenko ang lugar ng Odessa at Sevastopol laban sa mga Nazi bago siya natamaan ng mga shrapnel. Bumisita din siya sa Estados Unidos upang i-drum up ang suporta para sa pagsisikap sa digmaan. Binigyan si Pavlichenko ng pinakamataas na parangal militar ng USSR, ang Hero of the Soviet Union Award. Bago ang sniper na si Charcoal, hinangad ng mga Ukrainian na itaas ang moral ng mga sundalo sa pamamagitan ng pagpapasikat sa Ghost of Kyiv. Ang fighter pilot ay kinilala sa pagpapabagsak ng 10 Russian jet noong unang araw ng pagsalakay ng mga Russian forces. Gayunpaman, ang mga pangyayari na iyon ay hindi kailanman talagang napatunayan.